Kung patungkol kay Jesus, alin sa dalawang pahayag ang mas akma sa iyo? Una, may alam ako tungkol kay Jesus. O pangalawa, kilala ko si Jesus. Magandang araw mga kaibigan. Ito po muli ang Landas ng Pag-asa at ako po si Ruel. Ngayong araw po nito, ang ating pong pagninilayan ay hango sa mabuting balita ayon kay Marcos Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 20. Ayon doon sa kwento ng mabuting balita, ang masamang espiritu na sumanib sa isang lalaki ay tunay na kilala kung sino si Jesus. Paano ko nasabi? Sabi kasi ni Marcos, malayo pa lang si Jesus, nakita na siya ng lalaki na sinaniban ng masamang espiritu at sumigaw na siya. Ang sabi ng lalaking sinaniban, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi ba tunay na si Jesus ay anak ng kataas-taasang Diyos? Na siya ay Diyos at hindi lamang siya anak ni Maria na isang tao. Maliban diyan, sinabi ng masamang espiritu, ano ba ang gagawin mo sa akin? Huwag mo akong pahihirapan. Sa mga salita ng masamang espiritu na sumanib, masabi natin na kilala ng masamang espiritu kung sino talaga si Jesus, ang kanyang kakayanan at ang kanyang kapangyarihan. Tunay kahit ang masamang espiritu, kilala si Jesus. Alam kung ano ang kanyang kakayanan. Hindi lamang ang isang masamang espiritu nagkasalita, pero ang isang buong batalyon dahil marami silang sumanib sa lalaking ito. Masabi natin na merong marahil karanasan ang masamang espiritu kaya kilala niya si Jesus. O baka bata ito sa mga kwento-kwento ng mga masamang espiritu katulad niya ay nakaranas sa kapangyarihan ng Diyos. Ang lugar kung saan nangyari itong kaganapan na ito ay nasa lugar ng mga pagano. Bakit natin nalaman? Dahil may mga baboy. Diba ang pahayag o ang mungkahi ng mga masamang espiritu ay palipatin sila doon sa mga baboy. At nung nangyari iyon, ang mga baboy ay tumalon doon sa matarik na bahagi ng bangin at nahulog sa lawak at nalunod. Nung nalaman ito ng mga tao sa paligid, sila'y pinuntahan. Okay, at anong nakita si Jesus at nakita ang nangyari, anong mungkahi, anong sinabi ng mga tao? Jesus, lumayo ka sana sa lugar namin. Sayang, may pagkakataon sana na makilala nila ng lubusan si Jesus dahil nakita nila na may kapangyarihan si Jesus na palipatin ang mga masamang espiritu. Ngunit ang nakita ng mga pagano ay sinira lamang ni Jesus ang kanilang kabuhayan na si Jesus ay isang masamang tao marahil o isang tao na hindi nag-iisip sa kanyang kapwa dahil sinira at nawala ang kabuhayan ng mga pagano sa lugar na yun. Batay sa dalawang pangyari ayon sa kwento ni San Marcos, masabi natin na sana ang ating kaalaman ay hindi lamang manatili sa ating isipan, kung hindi ang ating kaalaman ay tumulak sa atin upang hubugin ang ating puso. Na sana lahat ng mga bagay na ating alam tungkol kay Jesus batay sa ating mga nababasa o napapakinggan sa ating mga kaibigan ay humubog at baguhin ang ating buhay. Ito ang tunay na anyo ng isang Kristiyano. Ito ang tunay na anyo ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya hindi lamang naniniwala sa bawat salita ni Jesus kung hindi nagpapaubaya. Ang Kristiyano ay naniniwala sa bawat salita ni Jesus at nagpapaubaya ng kanilang buhay kay Jesus. Ganito rin ang ginawa ng lalaking sinaniban ng kanyang pananampalataya ay tumulak sa kanya upang ipahayag at ibahagi ito sa iba't ibang tao dahil siya ay nagkaroon ng personal na karanasan. Hindi lamang sana natin masabi na may alam ako tungkol kay Jesus, ngunit sana bagintin natin nang may lakas na kilala ko si Jesus. Kilala ko si Jesus dahil ako'y may pakikipag-ugnayan sa Kanya. Dahil meron akong personal na karanasan sa Kanya. Alam ko na tunay akong mahal ng Diyos. Alam kong inaalagaan ako ni Jesus. At lahat ng ginagawa ng Jesus ay para sa aking kabutihan. Ito ang tunay na Kristiyano. May ugnayan kay Jesus. Nawa ang ating kaalaman, nawa ang ating pakipag-ugnayan
ay tunay na magsasabi sa atin na kilala kong tunay si Jesus. Magandang araw sa inyong lahat.